di mo maluya na. Muna'y gusto ni Pastor Apolinario na tanang mga tawana, matabangan na. If there is justice, there is God. Walay justisya, walay Ginoo ning atong Mindanao. Puro gira, patayan kita. Gamay ng bikin sa yutang kabilin, titulado ni, titulado ni, usura ka dangaw, magpatayan. Tanaw na unsa na ginoo atong uta. Mamatay ta di man madala ng yuta. Mamatay ta di man madala ng kwarta. Niya, grabe kasugo ninyo kay President Duterte. Grabe kasugo ninyo sa gobyerno karon, gigiputon. Acceptance of reality. To forgive is divine. Di ko gusto mo uli mo karon na naguol mo sa inyong kapakapa nga kwarta. Kaya ang Diyos doble-doblehon pa na inyong kwarta. Acceptance of reality. This will unite the whole Filipino. Ang justisya nato sa eternity. There is ancestral. Kay kitang taga-ancestralan, kitang tribo, kanunay nagamit sa politika, nagamit sa relihiyon, nagamit sa organisasyon, kita na pirmi ang pobre, sila rin nagyaman. Karon gibaliktad ni Pastor Joel Apolinario, bahalag mapobre si Apolinario, no, dato lang ang kitang pobre. Ako, minyon-minyon, mag-agis ako ng kwarta, pero nag-arinta na pagbalay. Ingon sa kong misis, walang hiagyot ka na tao, ay pa'y mamatay ka na. Minyon-minyon, nag-agis sa iyong kwarta, pero nag-pitir na pagbalay ka na. Pero kung nana mo'y balay, nana ko ko'y balay. Pag-uban ang Kapa o ang federal tribal government, tanang tribo all over the country, we have 1,000 areas housing project. Tanang Kapa, magpamimbro ng tribal government para protected inyong katungod all over the country. Wala na ibisan kinsa o United, recognized as a United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Bisang ansa mo ato na tribo, magbutang na ta sa kada embassy sa lain nasod, indigenous nagitaw at say mabut ka nga to ang ID rani mo mo yung pinakapasport wala na bisa-bisa ay ang talang nito sa litibo tibo kalibutan o sarata magpakita ta kita pinakadaghan ng itibo mong tambong sa United Nations sa New York. Gasto sa Kapa. Kung hanyo na ka, Pastor Joel, na mga itibo mong tambong sa United Nations Conference, pinakadaghan kita sa Mindanao. Huwag to sa United Nations. Kung hanyo na ka, Pastor Joel, ipakita nato tirang tribo na dinaugdaog, ha? Ha? Na kita nang rebuild ito, lisan, kita nang tanan demonyo, tanan kadautan niya sa tribo. Pero di ay, kita ang tinood na anak sa Diyos. Si Pastor Kibuloy, anak sa Diyos, pero pwede dimanda. Pero kita ang tribo, hindi kita pwede dimanda. Kinsa may anak sa Diyos, katong pwede dimanda o katong hindi pwede dimanda. Ha, nga dili pwede dimanda. Dili ta pwede dimanda. Kaya balaod na ito, walang makasulat. Balaod sa dili makita. Kanang kay Pastor Kibuloy, incorporated na siya. Relihiyon na siya. Under na sa corporate law.
pwede natong i-demanda sa bisag anak sa Diyos. Kita dilita anak sa Diyos, pero dili kita pwede i-demanda ni the church. The state will protect the rights of the indigenous people. The state will assist to take the rights of the indigenous people. Kung ang gobyerno nato dili mag-assist sa ato, magka-problema ang gobyerno nato. Nana sa konstitusyon, nana sa ipralo. Spiritually, materially. Ngunit nga, ang ipralo maghatag sa ato justice. If there is justice, there is God. No justice, no God. Una ko isog ko, bisag usara ko. Walay bodyguard. Utongas pa ko ng karilibihan. O sa itong gantuan na ito, itong Colombia na itong susama. Oh, gihadlo ko, gandaghan na rebuilding, dagang tulisan. Ganahan ko, ano? Huwag may tuliso sa ako, magkukwarta. O gobernur ko ninyo, fatya ko ninyo. O dili ko ninyo gobernur, fatya ko ninyo. Nabay gobernur magtungas-tungas o karibindihan. Magsuludan eh. Dili pa lang daan ang treat sa ako, grabe na. Ganahan ko. Kaya ang akong retirement pagka-governor, kamatayan lang. Kiputan ko sa ginawaan, papatay rin kayo. Huwag mag-sweldo. Puro problema niya sa ako. Pabitan na gi-crucify si Lord Jesus. Pumika sa kasalanan. Pero ako di ko magbalansang, kaya na ipralo. That will give justice to my services. Ipralo is the Bible of the tribe. No ipralo, no God for the tribe. Muna ako prinsipyo. Ano mahadlo mo ako sa inyo? Ano man? Ano kahadlo ka tabang? Kaya ang yuta nagtabang sa ako, ang adlaw nagtabang sa ako, ang tubig nagtabang sa ako, ang kahoy bato nagtabang sa ako, ang espiritu nagtabang sa ako. Ngano'ng gihimo kinalang gobernur nga mamatay di ay ko? Paano itong istorya karon? Naminaw ang yuta, naminaw ang kahoy, naminaw ang hangin, naminaw ang adlaw, naminaw ang mituon. Naminaw mga espiritu, naminaw nga tumaapok. Kung sakto nga itong istorya, kahit di sakto pwede ko mamatay karoon ni Rick. Ana ang kostumari mo? Kung nag-iuna na itong ritual, usa ako makatubang sa inyo. Kahit di ko gusto manguli mo nga wa matubag ang inyong pangutana. Kahit di matubag ang inyong pangutana, ang Ginoo ra gyud makatubag sa inyo. Ikaw ang mauli mo, Jesus, kung sa katilu ba ito? Ang kabalik ito, kuwarta. Hindi mo ba ito? Kung saan na lang ang yuta sa among pamilya, kabilin, ako ni Brenda, kung saan nakakusak mo isuon. Gano'n nataranta ka? Parihan ang kahoy. Malipahan siya. Yuta, gitamak-tamak ka na ito, gihiya na ito. Natural lang siya. Hagdanan nato, pirtan nato, natiguwang na lang yuta. Huwag yuta makapanuktok sa tungkulta nga, apo, masulod na ko, ha? Apo, magawas na ko. Wala yun. Di pa kaon gani, diritsu kaon na yun, murag baboy. Huwag yun pang yun, Ginoo, salamat yun. Ang nakakaon ko, bisagsagin ka mong terangkis sa Manila, ka ng mga lingabay sa Jalibi, Makdo, dito sa Payatas, iuod na, pero pangaonan pa sa mga pobre. Swerte mo, bisagsagin ka mong tinawalay ulo. Sila dito, sa Payatas, sa basurahan. Iulog na nalika sa Makdo, Jalibis, sa Tokyo. Nagkakaunit. Pero wala yung mga sakit. Langaw ba niyo mo? Pero wala yung mga sakit. Di sa ato, mga kaligsikan lang, ikalintura na dahil. Pero kwartahan, wapong walay. Ato, ulan init sila. Sige, nagkakuha na itong basura. Katong mga papel, inain, mga silupin, inain, mga bakal, inain. Yan ay makita nga jalibing, tatak jalibing sa giuhon. Di mo maluhoy, anak. Muna'y gusto ni Pastor Apolinario na ka na mga tawana, matabangan na. Ay, ang sitwasyon rin. Ang nga na itong divine intervention, kay bulay divine intervention, wala na yung may tabok sa itong nasa.
Ginoo ni Lord Jesus, ayaw ko ninyo kaluyi, kaluyi ninyong kagaling. Sa Ipralo, itawag na right to self-governance. Ayaw pag-gobernohin mong kagalingon sa dautan, sa illegal. Pag-gobernohin mong kagalingon sa justisya, sa maayong, sa Ginoo, sa Diyos. If there is God, there is justice. Di na ka mag-away ng relihiyon. Di na ka mag-away ng panggobyerno. Ilo nato nga kita, Christian, Muslim, o lumad, o nitibo, foreigner, niya sa ancestralan, magsuunta, usarat ka sa pamilya sa Diyos. Ancestralan, dili pwede baligya. E nga no, ang ancestralan iprepara sa Diyos, digamit si President Marcos ng ancestralan, diha mo puyo ang tanang pinili sa Diyos ka tao, mga Christian, mga Muslim, mga foreigner. Muna ang magbaligya ka ang ancestralan, makarma ka, matumbo ka. Kaya gibaligyan na ninyo yung kagalingan. Panahon na karoon nga mo buyo na sa itong asisralan ng mapayapa. Natay Ginoo, natay Diyos, natay kwarta na naglidan ni si Pastor Joel Apolinar. Kung naay justisya, ang kwarta niyo mo balik dubli-dubli pa. Padayon gihapon ang kwarta ninyo. Wala man ihatag niya kung pinakabulan o may hatag sa inyo. Ibalik niya sobra-sobra. Ayaw lang ninyo, ayaw ka mong wala ang pag-asa. Kay Mindanao is your tag sa atin. Land of promise. Ginoo ra'y makahatag justice sa atin. Pag uli ninyo, ayaw mong sultig dili maayo sa gobyerno, ayaw mong sultig dili maayo sa ano na mimbo sa kapang. Ikaw manggut gumikan sa imo na mimbro ko sa kapat tanawin mo karon wa nawa na ayaw pa sultihan ino pa ni makita ng kumbinsi sa imo salamat sa Dios na mimbro ko sa kapat kamo na kadungog diri og i-practice ninyo ang kalinaw sa inyong balay sa inyong pamilya dili kay magbinasulay kamo pati si Presidente Duterte basolon pa ninyo pati si Kibuloy ayaw ni basola acceptance of reality. Kay magulat ka mo, wala nagihula sa mga tigulang sa ako. Higyawan, karong pobre pa kitang tribo. Pero mo abot ang panahon, ang tribo ang pinakamayaman sa tibok kalibutan. Magpaubos lang ka. Magmaayo lang ka. Buhata lang ang ligan sa gobyerno. Ayaw pag-iligan. Bahala tanang dautan niya sa ako. Basta ako magbuhat. Karoon ang pagkari na ako. Gikan Manila, hantun na umot ko na sa airport. Puro daw tayo. Kaya delikado ka niya. Kaya si President Duterte ang kalaban niya. Una ba ba si President Duterte sa balaot? Ignorance of the law excuses no one and no one is about that. Taning na ito mo sa inyo, these are lapses of Bifra. Kanya tasang si Sralan. Lapses of Ibra is criminal and impeachable. Misa kung sa pairang, misa ang pag-unsay ranggo niya sa gobyerno. Kaya dito sa sulat na ako sa 72 hours, dismissal in 72 hours, Kapi Farnis ang ombudsman. May tanang government official, nagkaroon ng lapses sa Ibra, pag-abot sa ombudsman, administrative sila. Criminal man. Dali-dali. Pero di ko gusto nga na'y mapriso ng government office. Mag-ariglo lang ka. Di ko gusto. Kaya naingon ni kaya nagpagpailan na ang Ginoo ang tinuod ng Diyos.